Hello po, kumusta? Ako po pala si Jens at isa po akong OFW for almost 8 years na. At for today's video, i-share ko lang sa ating mga kababayan tips before you work abroad as OFW. So just stay tuned and watch this video. Ayun nga guys, i-share ko lang po sa ating mga kababayan sa mga gustong magtrabaho abroad as OFW, as Overseas Filipino Workers. So, first guys is dapat ready yourself. Dapat ready ka na magtrabaho abroad. Ready mentally and emotionally. So, dapat handang-handa ka na sa plano mong magtrabaho abroad. Dapat tanda mo yung sarili mo. Dapat master ka na sa field na pagtatrabahuan mo. So, dapat alam na alam mo yung trabaho mo, o expert ka na sa trabaho mo na pupuntahan mo sa ibang bansa, at dun yun yung pagtatrabahuan mo. So, dapat alam mo na yun. Kasi mangyayari pag konting problema lang sa trabaho, so i-question ka na ng manager mo, i-question ka na ng boss mo. So, dapat alam na alam mo yung, or expert ka na sa field na pagtatrabahuan mo. Right? At sunod is dapat kailangan mong mag-adjust sa culture at environment. Kasi ibang bansa na yung pupuntahan mo. Dapat marunong ka makisama sa mga ibang lahi na makakasama mo. Kasi iba na yung kultura nila, iba na din yung environment nila. Dapat alam mo yung mga rules at laws sa lugar na pupuntahan mo. Right? Dapat i-research mo muna bago ka pumunta doon. Ano bang bawal doon? Ano bang hindi pwede gawin doon? Dapat alam mo na yan bago ka magpupunta o bago ka magtrabaho dyan sa lugar na yan. Right? At dapat din alam mo yung rights mo. Okay? Dapat hindi ka mauuto ng employer mo or mga ng agency mo. At isa pa, dapat nasa sayo yung passport mo. Kasi wala sa employer mo at wala sa agency mo. Sayo yan, dapat yan. At dapat alam mo yung embahada or embassy, Philippine embassy sa lugar na pupuntahan mo. Para, so, kung magka-problema man, madali ka lang, alam mo saan pumunta. Right? At ayan, so sunod is kailangan mo ng patience talaga. Dapat taasan mo yung pasensya mo. Kasi isang ano lang ng boss mo, matitiklop ka na agad. So no, dapat habaan mo talaga yung pasensya mo sa mga trabaho na gagawin mo, mga konting problema, kailangan mong mag-adjust talaga, kailangan mo talagang habaan talaga yung pasensya. So overtime, kung papa-overtime ka, talagang gawin mo lang talaga yung trabaho mo. Ayan, huwag puros reklamo, kasi hindi gugustuhin yan ng employer mo. Alright? So pasensya lang talaga, dapat nasa sayo yan. At yung isa sa importante din is kailangan mo ng yung communication skills mo, yung speaking skills mo, paghandaan mo. Kasi kailangan mo talagang, hindi naman talagang bihasa, talagang alam na alam, perfect English ka. Dapat talaga alam mo magsalita. Right? Kasi kailangan. Yung ako first time po magtrabaho, sobrang hirap kasi hindi naman tayo sanay sa Filipino. Hindi natin sanay na magsalita ng English. So, dapat talaga
napaka-importante yung communication kasi yan yung ways na makipag ano ka sa boss mo, sa mga colleagues mo. So practice muna talaga, ba hindi naman kailangan perfect, basta at least na marunong kang gumamit ng mga words ayan na sakto sa anong ibig mong ipahiwatig sa kanila, right? So speaking skills, practice lang talaga at dapat alam na alam mo yan, right? Bago ka magtrabaho abroad, alright? At last one is yung fight homesick. Yan yung napaka importanteng alamin mo kasi gusto mong mag-abroad, mag-isip ka ng mag-abroad, dapat ahead of time alam mo na yan yung mangyayari, yung pagiging homesick. So grabe yan guys, isang taon mo yan o dalawang taon mo yan ipa-fight, pag especially 2 years contract na hindi ka makauwi ng 1 year, alright? So dapat mong i-fight yan kasi kung hindi mo kakayanin, ba't ka pa nag-abroad, di ba? So isipin mo na lang na nagtatrabaho ka abroad para sa pamilya mo, para sa mga anak mo, sa future ng mga anak mo. Ayan. So napakalaking adjustment 'yan. Napakalaking kailangan mo talagang i-fight yung homesick. Ayan, magkagandahan ngayon, meron namang mga video call. So at least na makakausap mo yung pamilya mo, right? So enjoy mo lang yung place na pupuntahan mo. Isipin mo na lang bakasyon na din yan, and opportunity yan na makapagtrabaho abroad kasi hindi naman lahat ng mga kababayan natin na makakapunta ng ibang bansa or makaka-abroad or so opportunity yan, at isipin mo blessing yan na nakapunta ka sa ibang bansa at nakapagtrabaho. So isipin mo mag-ipon ka para sa pamilya mo at para sa sarili mo. So yun lang yung tips natin na kailangan mong gawin. Ayan, kailangan mong pag-isipan ng gusto bago ka magtrabaho abroad as OFW. So good luck sa mga plano mo, sa ating mga kababayan dyan. Good luck po sa inyo. Alright? So, yun. Kung nagustuhan mo itong video na to, pwede nyo pong i-share sa inyong mga kaibigan, mga kapamilya na gusto ding mag-abroad. Right? Gusto maging OFW. So, dapat panoorin nyo po muna itong video na to para may tips kayo kung mag-a-abroad ka ba or hindi. Right? So, dapat alam mo to bago ka mag-isip o bago ka magtrabaho as OFW. Alright? So, sana nakatulong itong video natin ngayon, at kung nagustuhan mo to, please like, comment, and share na din po kayo. At follow niyo po ako sa ating Facebook page, Jan's Vlogs din po. At kung nagustuhan niyo din itong video na to, may thanks button po tayo dyan. Pwede niyo pong supportahan yung ating channel. Ayan. At kung supportahan niyo po yung channel natin, please, pwede din po kayong mag-join po. May join button din po tayo dyan. At kung di pa kayo subscribe, please subscribe. Hit notification bell para updated ka sa ating mga upcoming videos. At follow niyo po ako sa Facebook page, Jan's Vlogs. So maraming salamat po sa pagsama ngayon, at sana nagustuhan po ninyo itong video natin ngayon. At ako po pala si Jan's, at see you again in my next vlog. Bye!